Mga kapuso, natatandaan nyo ba yung nag-viral sa social media na sapilitang... Excuse me po. Excuse me po. What up? This is Gerald from Jessa TV and another new episode of You Laugh, You Lose Cringe Edition. This is so... mahirap to eh. Cringe ka na, dapat bawal ka pa mag-laugh, no? So, this is an edition of our newscasting, yung mga newscaster natin sa Pilipinas. This is, I think, GMA and ABS-CBN compilation of mga funniest moment nila at cringy moments nila. So, okay, boomer. So, bago matapos ang taon, ewan ko may habol pa, pero panoorin natin ngayon ang mga cringe moment. Tandaan! Tali kayo dito, guys. Comment down below if ever kung ano pang gusto nyong ano. At let's see. Tingnan natin ang may bibigay sa atin ng bansang Pilipinas. Okay, let's play. Dito, partner, walang problema. Medyo may perimeter, doon ang military. Sumusunod naman tayo sa kanilang... Sorry. Ilang araw bago magpasko, tumaas na ang presyo ng hamon at mga produktong... Nangatingin lang muna ni Corina. Nabulo na noon ng hamon si Corina. At ilang araw po bago magpasko, tumaas na nga po ang presyo ng hamon. Testing 1, 2, 3. Ang mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat. Bakit? Is this a cringe? Mat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng kasabahan. Look at Mike Enriquez. I think... Matugi ka. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Men, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang at dahil hindi natuturo ng balita. I think that is cringe. Nakatutok kami 24 oras. Ala, tawa. Ito na ang busina sa petrolyo. Kung sakaling manalo man, hindi ho... Oh, anong gagawin mo, Bernadette? I think she's Bernadette, right? Mga kapuso, natatandaan nyo ba yung nag-viral sa social media na sapilitang... Excuse me po. Excuse me po. Sapilitang pagpapababa. Ito yung tipong lumalabas na yung plema mo, tapos biglang... Okay. Kakipin. Maganda ang gabi, bayan! Nananatiling mahina ang halaga so ng piso kontra dolyar at maging ang mga sektor na dapat ay nakikinabang po sa paglakas ng foreign currencies ay dumadaing na rin. Nagpapatrol si Vivian Gulia. Ay nakatakas lang at... Oh, beast mode pala si Uno. Halos pumalos. So cringe. 18 oras ang inabot bago natunton ng bangkay ng isang batang 7 taong gulang na nalunod sa Pasig River. Aksidente lang umanong nahulog ang ilog sa bata o ang bata sa ilog na hindi raw marunong lumakas. Aksidente nahulog yung ilog sa bata. Magnite at kanyang anak nagpasampol ng kanilang duet. Okay, the singer. Alam yan sa pagbabalik ng... Huwag po kayong manahimik o magdalawang isip. Kung may alam kayong katiwalayan o reklamo, ipaalam ninyo sa sumbungan ng bayan. Narito po ang aming hotline. At tampok ang masayang pagsalubong sa Unkabugable. Unkabugable. Showtime party. Unkabugable. Sa pagbabalik ng TV. Cringe. Puso, ito pa ho ang isang susubok sa pagbabudget sa mga mamimili. Ito isang usok na binugan ng bulkan. Maliit na isla lang ang lumutang na may lawak na 200 meters. Hindi pa pinapangalanan ang bagong isla dahil maaring lumubog pa ito. Pero kung tatagal ito, ay magiging bahagi ng Tokyo kahit 1,000 kilometro ang layo sa lungsod. Hmm? Hindi ito ang unang bagong isla na nabuo ngayong taon. Kung naalala ninyo, nitong Setyembre, may lumutang din na bagong isla sa Pakistan dulot ng malakas na lindol na tinawag na Salsalako. Walang nakatira sa isla nito sa Pakistan.
Dahil nagbubugas po ito. Flammable gas. Ito si Kabayan talaga, pinapatawa mo ako. Okay. Yep. Lagi po natin iisipin. Salsala ko. Buhay. Okay. So cringe. Eric. Ventilator, yung machine na nagpa-pump ng oxygen sa katawan niya at nagre-release ng carbon dioxide. Eric, si Mike ito, Mike Enriquez ito, Eric. Meron bang sinabing doktor na number of hours na dapat tayo magbantay para makita natin kung ano mangyayari sa kondisyon na ni Mang Dolphy, Eric? Meron bang critical number of hours, 12 hours, 24 oras mula ngayon, or 48 yes, oras Karina. Na? So cringe. Yung episode na yun na tinatanong mo sana. So cringe. So cringe. Natutok pa, nakatutok kami 24 oras. So talagang dapat matulog na. Let's go! Hindi natin panahon. Iba talaga yung may black sa likod. Iba yun. Iba daw? Barong isa na tao. Yung timeless yun. At yan ang mga balisan na, kala, ano mas malawak na mapapatrol? Sa ating malasakit sa isa't isa, maihahatid natin ang pag-asa. Huwag muna. Parang po sa amat. Pag-andang ko na eh. Mang Tani, so hanggang kailan ba tatagal itong mga pag-ulan natin? Matagal-tagal na rin, Mang Tani. May mga naninimaho na ng mga damit. Yes, Josie. Ah, Josie tuloy. Yes, June. Okay. De, June, yung ating wind map, makikita natin yung tuloy-tuloy na paglakas ng hangin abagat. At ito ay dahil doon sa bagyong Josie. At hindi lang ngayong weekend, kundi maaaring Lunes hanggang Martes, tuloy-tuloy itong paglakas ng hangin abagat. Kaya mga kapuso, hindi lamang po ngayong weekend makakaranas ng mga pag-ulan, kundi maging sa mga susunod pang 2-3 araw, June. Yes, at tapos yan. Tami, sige, maraming salamat sa iyo. Baka kung ano pa matawag sa akin, maraming salamat. Nathaniel Cruz, ang ating resident meteorologist. Oh, yung bagyo, may babala po, Babala. Nako, sana naman natuto na tayo. Ay hindi, baka naman nakahanda na kayo ng PNP. Mm-hmm. At maging mga sundalo, wala masama kung ihanda-handa ng DND ang mga sundalo. Mm-hmm. Lalong-lalo na ang DSWD, at lalong-lalo na ang local government, at lalong-lalo na ang mga tao. Yes. Ano ho ito, critical ho itong mga panahon na ito hanggang bukas para po doon sa konfirmasyon ng landas na tatahakin po ng bagyo. Kasi tatama talaga. Opo, at talaga daw, kanina sa aking panayam kay Secretary Montejo ng DOST, talaga daw hong dadaan sa atin. Ayun, sa matter nga kung saan po talaga yung tumbok na area at kung gaano kalakas po nadala ho ng hangin at saka ulan ng bagyong ito. Kaya pa nating idasal yan para lumihis. Alam mo, sana'y hati na lang tayo. Kalahati sa Pilipinas, kalahati sa Japan. Pwede bang sa kanilang lahat? Huwag naman. Sa kanila na lang lahat. Sabihin ng mga Hapon eh. Mas cringe. Nila. Alam mo, sana'y hati na lang tayo. Kalahati sa Pilipinas, kalahati sa Japan. Pwede bang sa kanilang lahat? Huwag naman. Sa kanila na lang lahat. Sabihin ng mga Hapon eh. Parang mas kaya nila. So cringe. Bayan, namatay na ang isa sa tatlong islang Lapu-Lapu sa Saudi Arabia na tila may imahe daw ni Jesus Cristo sa ulo. At ayon po sa Pinoy na nag-aalaga ng Lapu-Lapu, may hatid na mensahe ang paglitaw ng sinasabing mukha ni Pangulo ni malabo pa rin daw na magmura ang presyo ng mga bilihin kahit sunod-sunod na ang mga malaking rollback sa presyo ng pagtugtong petrolyo. Ang ilang gulay at isang katak na ng sardinas, nagbahal pa ngayon. Magbabalik si Julio Segovia. Isa naman sa patok na family Christmas bonding ang pagpunta sa mga amusement park. Live mula sa Star City sa Pasay, nagpapatrol si Winnie Cordero. Tita Win, gano'n na ba karami ang tao dyan? At ano, sumakay ka na yung okay pa yung Star City. Sunog na ngayon yan eh. Nakuhaba ng pila, Ate B. Kasi pagka ganitong peak season, umaabot ng 70 to 80,000.
not funny. Oh, epic. Ito epic. Matapos ang ilang negosyasyon, ito ay matapos na nag-disperse sila. Pagkatapos ito, hindi na sila nag-away. Nag-away sa sinusimula. Pagkatapos ito ay nagkaroon sila ng... Okay, that's epic. That's it, guys. Ewan ko, naririg yung ingay construction kasi. That is cringe. Sakto lang. Kay aso, tingnan mo, sumasabay pa tsaka yung construction. So, that's it, guys. Ewan ko kung natuwa kayo or what. Nabuisit ba kayo? Natawa. May ilan nakakatawa. Merong... But you're asking for too much. Very cringe. And hopefully, sana may bagong version tsaka mas magandang version. Medyo... yung quality hindi masyado maganda. Pasensya na, guys. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. At comment down below if ever napalapa kayo o nag-cringe ba kayo. And that's it, guys. Thank you for this opportunity. I hope you like it. Don't forget to like, comment, and subscribe. I-share nyo na rin ang video to at i-click ang notification bell para updated kayo sa latest happenings. Meme yun. Anyway, thank you, guys, and see you again next time. Bye-bye. God bless.